Tayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw ng ating pagdedebosyon, ginugunita rin natin ang isang santa, si Santa Scholastica. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, alalahanin natin ang ating mga intensyon, ang ating mga samot dalangin. Ilapit natin ito sa paanan ng ating mapagmahal at maawaing Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong pagkagalakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Pinsay, tinanong nito ang babae. Todo ang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae. Hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat
Alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng kaunawaan. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinatagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahayuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang ay di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang mabugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan
at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita na ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi at pakibati ng magandang tanghali. Sa araw ng ating pagdedebosyon, parangalan at palakpakan po natin ang mahal na Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, nung bata pa po ako, siyempre, madalas akong utusan ng aking mga magulang. Minsan rin natitempyuhan. Nagkakataon, naglalaro ako, o kaya naman, ako'y nanonood ng telebisyon, basta minsan may ginagawa ako. Kaya kapag tatawagin ako ng aking magulang para utusan, ang nangyayari minsan ay ako'y nawawala sa ulirat. Sasabihin ng aking nanay, "Uy, may sinasabi ako sa'yo, nakikinig ka pa ba?" Ito'y dahil meron akong pinagkakaabalahan. Meron sinasabi ang nanay ko o ang tatay ko, mayroong utos. Pero dahil wala ang aking puso at ang aking isip, hindi ko narinig. Kaya ang tanong, "Uy, nakikinig ka pa ba?" Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ito rin po ang matingkad sa tagpo sa ating mga pagbasa. Marami rin po kasing kakumpetensya ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga kung inyo pong mapapansin, sa ating unang pagbasang narinig, naroon yung ahas, pinakatuso sa lahat ng nilikha, kakumpetensya ng Diyos sa mga unang taong nilikha, kay Eva at kay Adan. Kaya nga, kahit nagbilin na ang Panginoong Diyos, pero dahil kinumpetensya siya ng ahas, merong ibang sinabi. Kaya ang unang mga tao, nalito, may ibang pinakinggan. At kung kayo rin po ay nakikinig simula kanina, kahit sa ating ebanghelyong narinig, maraming kakumpetensya si Jesus. Meron daw dinala sa kanyang harapan isang taong bingi. Pero kung mapapansin ninyo, nasaan si Jesus? Nasa lugar ng Decapolis. Sa literal na pagpapakahulugan, ibig sabihin, nasa 10 syudad. At alam ninyo, sa gitna ng syudad, maingay. Maraming kakumpetensya si Jesus. At ito rin, kadalasan ang sitwasyon natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa simula ng araw ninyo, siguro, mas marami sa inyo hinahanap yung cellphone, gusto agad may kausap, gusto parating may background music, gusto parating may pinapakinggan. Ano ang laging sinasabi? Para malibang, para makalimot, at para rin mas relax. Kasi ganun tayo sinasanay ng mundo, ganun ang nakasanayan nating mundo, maingay.
Maraming kakumpetensya ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga mga minamahal kong kapatid kay Kristo, mahalaga na ating maunawaan at mayakap na ang pananampalatayang atin pong pinagsusumikapang paigtingin at palawakin ay pananampalatayang nagsimula sa katahimikan. Sabi po ni San Pablo sa mga taga-Roma, faith comes by hearing. Ang pananampalataya nagsisimula sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig sa salita ng Diyos. At paano tayo makikinig kung tayo ay nabibingi, nalulunod sa ingay ng mundo? Kaya nga po, sa ating ebanghelyong narinig, saan nagsimula ang himala ni Jesus? Sa katahimikan. Ano po ang nangyari sa ating salaysay? Inilayo ni Jesus ang bingi. Inihiwalay mula sa karamihan. Isang kabalintunaan man sa mundong maingay. Para pagalingin ng isang pipi at bingi, kailangan ng katahimikan. Pero dahil si Jesus at ang kanyang pamamaraan ay taliwas sa mundo, yun nagsimula. Doon nagsimula ang himala sa katahimikan. Kailangang ihiwalay ni Jesus yung taong bingi upang sila ay magkatagpo, upang magsimula ang himala sa buhay nito. Baago pa man niya banggitin ang salitang Ephata, kailangan munang tagpuin ni Jesus ang taong ito sa tahimik na lugar kung saan walang kakumpetensya ang Diyos, kung saan walang ibang mangingialam. Ito rin ang saysay, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung bakit sa ating pagdedebosyon at pagsisimba at buhay panalangin, mahalaga ang katahimikan. Sapagkat ang Diyos na nais nating makatagpo ay unang naghihimala at nakikipagtagpo sa katahimikan ng ating mga puso. Bakit natin kailangang isang tabi, yung isang oras, dalawang oras sa makamundo nating gawi, sa marami nating pinagkakaabalahan para tagpuin si Jesus? Dahil alam natin, sa pakikipagtagpo natin sa Diyos, magsisimula ang himala sa buhay natin. Faith comes by hearing the Word of God. Pero paano nyo mapapakinggan ang Diyos na nagaantay at nangungusap sa inyo araw-araw kung kayo naman ay nabibingi sa ingay ng mundo? Huwag po kayong manghinayang sa oras na inilalaan nyo para sa Kanya. Ang oras na inilaan ninyo sa katahimikan ay oras na inilagay ninyo para sa pasimula ng napakaraming himala sa buhay natin. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw ring ito, napakaganda ang santang ginugunita natin, si Santa Scholastica. Minsan na po niyang sinabi, either speak of God or keep silence, for what in this world is so worthy of speech? Either magsalita ka tungkol sa Diyos o manahimik ka. Kasi ano pa bang ibang bagay o sino pa bang pwedeng mas magandang pag-usapan bukod sa Diyos? At bilang isang mongha, sa buhay ni Santa Scholastica, sa katahimikan ng kanilang monasteryo, doon niya lagi kinakatagpo si Jesus. At alam natin, maraming himala ang nangyari dahil tinagpo siya ng Diyos sa katahimikan ng kanyang puso. Ito rin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Nagsimula ang himala sa katahimikan. Kaya naman, sana sa ating pagsusumikap na sundan at yakapin si Jesus, maramdaman rin natin siya kahit tila baga minsan parang tahimik siya.
Sa katahimikan ng ating buhay, magtiwala tayo. May nangyayari. May himalang umuusbong sa buhay natin. Sapagkat sa bawat katahimikan, tinatagpo tayo ng Diyos na nag-aantay parati sa atin. Ito nawa ang ating maging panalangin. Para kagaya ng taong pipi, mabuksan rin ang ating mga puso, ang ating isipan, at maging himala sa kapwa natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tainga at puso. Sa hinaing ng ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, alalahanin natin ang ating mga intensyon at ang lahat ng mga taong humingi ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan,
ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong bunal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Escolastica, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa diwa ng ating binyag, tayong lahat ay naging kapatid ni Kristo. Kaya naman buong lakas loob, tayo ay manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mm.
Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panlibugo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungang nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahe at naway sa pamamagitan ng mga ito, maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.